The mercy of the Lord endureth forever. You can touch the Lord tonight and receive whatever you're asking for. Only if we will repent, only if we will make right things that are wrong in our lives, amen. That's why, amen, we need to repent. The Bible said, amen, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So God bless you. Thank you for your prayers. As our mission work in Palawan has been successful, we have visited two churches in Culion and in Coron, na sila po ay, amen, ating pong napalakas, amen, na patatag at na nabigyan ng encouragement sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. And so we will now move on to the main menu, which is our subject for tonight, forgiveness, human and divine perspective. Amen. Iba yung human forgiveness, iba yung divine forgiveness. As sinners, we were born in sin, we need the forgiveness of God. Amen. Because without forgiveness, we cannot go back to God Himself. Amen. The world, everything here will be doomed because God's wrath will be upon this earth. But thank God for the blood of Jesus. Amen. That made us worthy to be forgiven. And of course, aside from the forgiveness of God, we need to seek the forgiveness of other people as well. So dalawang level of forgiveness ang ating pag-usapan sa gabing ito, ang kapatawaran ng Diyos at ang pagpapatawad ng tao. Napakahalaga. So let's move on to our scripture reading as we approach this subject with sincerity. Sabi po sa Acts 13:38-39, "Be it known unto you therefore, men and brethren, nawa mapag-alaman ninyo, mga kapatiran, that through this man," who's this man? Jesus, "is preached unto you the forgiveness of sins. And by Him, by Jesus, all that believe are justified from all things." Sila naman ng palataya sa Panginoon ay aaring ganap. Justified means you've never sinned in the first place. "From which you could not be justified by the law of Moses." So yung kautusan ni Moses, walang nagawa. Sin, amen, was only covered by those blood of bulls and goats. But through the blood of Jesus, amen, I believe all that are sanctified will be forgiven by for their sins. So, we thank God for His grace and mercy. At muli tayong nagkita-kita ngayon. At I believe you were blessed last Sunday with Pastor Brother Michael Ibuna, na siya pong ating preacher. Amen. I believe and trust Brother Michael to be a man of God. He knows his stand and he knows, amen, how to deliver the message of the hour. So, sa gabing ito, mga kapatid, we will be focusing on forgiveness. Because as we know, maraming tao ngayon, kahit nasa message, ay matampuhin pa rin. Nagtatanim ng damdamin, ng bitterness. So, we need to forgive others just as God has forgiven us. Amen? Amen. As Christians, we were told by Jesus to love one another as He has loved us. So we need to understand the word forgiveness. Amen. So forgiveness, according to definition, means to pardon, to wipe the slate clean, para linisin ang mga masasamang record, to cancel a debt upang wag nang pabayaran pang isang utang, and to forget an offense made against you. So, anumang bagay na ginawa natin na nakakasakit, amen, hihingi tayo, of course, ng tawad. Una sa Diyos, amen, we need the forgiveness of God because we are all born in sin, come to this world, shaped in iniquity, speaking lies. So, forgiveness is a decision not to hold something against another person, a grudge, for example, despite what they have done. So parang napakahirap, ano? Na may ginawa sa iyong masama, tapos bigla mo na lang kakalimutan, patatawarin. Pero it's a virtue that God has given us.
Amen. Forgiveness is not granted because the person deserves to be forgiven. Hindi lahat ng forgiveness dahil nakapagsulit yung tao. Sometimes, amen, it takes grace to forgive because forgiveness is an act of love, mercy, and grace. Tama po ba mga kapatid? Ang pagpapatawad, amen, ikaw na nasaktan, ikaw pang lilimot, see, because of the love of God that shed abroad in our hearts. So, when we have wronged someone, we seek their forgiveness in order for the relationship to be restored. So, sinasaalang-alang natin yung relationship sa mag-asawa, especially in marriage, amen, forgiveness is very essential. Kasi madalas, amen, may mga kahinaan ang bawat isa. Amen. How much more sa Panginoon? See, our God is a God of perfection. Our God is a God of holiness. And sometimes, amen, we live unholy. Sometimes we fail God. So we need to ask forgiveness from God. And I believe God is more than gracious to forgive us. Habang buhay, may pag-asa tayo. Amen. Huwag tayong mag-kim-kim ng galit, ng kasalanan. Amen. Dahil tayo lang ang mahihiraman. Amen. You're just making yourself miserable by holding grudge against somebody. And we're just miserable also if we keep our sins, amen, and not confess them unto God. Because God wants us to be holy, to be just, and to be faithful. How can we receive anything from God if there is something wrong in our life? Di po ba? So, napakalang forgiveness. So, tingnan natin ang perspective ng Diyos of forgiveness. Because the Bible tells us that we are all in need of forgiveness. For all have sinned. Romans 3:23, we're so familiar with this verse, and come short of the glory of God. Lahat tayo, kinapos na papalugnan ang Diyos. So, Ecclesiastes 7:20 proclaims, for there is not a just man upon the earth that doeth good and sinneth not. So, malinaw, ang Bible, nagsasabi na walang sino mang matuwid na tao sa mundo na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So, Psalms 51:5, behold, I was shapen in iniquity and in sin did my mother conceive me. So, doon pa lang sa ating sinapupunan ng ating mga nanay, amen, we were shapen in iniquity na. Because we know that the original sin was adultery. Amen. So, nadamay tayo. So, lahat ng tao na pinanganak ng isang babae ay makasalanan. Aside from, of course, Jesus. Jesus is the only human being without sin. Tayong lahat ay, amen, pare-pareho lang. Ikaw man ay presidente, ikaw man ay hari, ikaw man senador, congressman. We were all born in sin and nothing to be proud of. Amen? Wala tayong may pagmamalaki. At sabi pa rito mga kapatid, we need God's forgiveness. Lagi nating binabasa, 1 John 1, 8-10. If we say that we have no sin, we deceive ourselves. Dinadaya natin ang ating sarili pag sinabi nating wala tayong kasalanan. At wala ang katotohanan sa atin. So therefore, we must confess. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. So when you confess and repent, Jesus is obligated to cleanse you of all your unrighteousness. Amen. It's a supernatural cleansing power brought about by the blood of Jesus. See, and if we say that we have not sinned, we make God a liar and His word is not in us. Number one, mga kapatid, para kahabagan tayo ng Diyos, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Always, mga kapatid. Every time. So we need God's forgiveness desperately. Because if we will not be forgiven by God, we will suffer the consequences of sin. What is the consequence of sin? Death. For the wages of sin is death. Separation from God. And Matthew 25 said, verse 46, itong destination ng mga
makasalanan, they shall go away into everlasting punishment, but the righteous is into life eternal. So, dalawa lang po yan, mga kapatid. So, kaya I believe a true Christian has humility. Number one, you must humble before God, and you must humble before the people. Because we were only saved by grace. See? Wala tayong may pagmamalaki, not by works, lest any man should boast. Tama? Amen? Okay, eto na. Sabi rito, for the wages of sin is death. The wages of sin, rather. Ang parusa o kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, anong nangyari mga kapatid? We must all die. To be forgiven, we must all die to ourselves. But kahit mamatay tayo sa sarili natin, kulang pa yon. It took the Son of God Himself to die for the forgiveness of sins. Tama? It took Jesus Christ, our Savior, in the plan of God. Amen. Sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:21, for He, God, hath made Him, Jesus, to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So, kaya nung mamatay si Jesus sa cross, He took the penalty that we deserve. That is death. Amen? That's the wages of sin is death. So, imbes na tayo ang mamatay, si Jesus na ang pinatay para sa atin. So, what a great love that is. Amen? Naunawaan po ba natin mga kapatid? Isinalba tayo. We were saved by the blood of Jesus. Amen. That's why, amen, all glory, honor, praises belongs to Him. Amen? So we know that the original sin, when God created Adam and Eve and placed them in the Garden of Eden, their relationship with God was perfect. Paano nasira ang relationship ng tao sa Diyos? Satan entered into the picture. Satan used the serpent, as we know, amen, and beguiled Eve, and Eve was deceived and offered that fruit to Adam. We know that fruit is not a literal fruit, amen, kundi yung product of sexual relationship. See, we are the fruits of our mother and father. So we were not supposed to be born of a woman. We will just be spoken words from the earth, amen, just like Adam was spoken by God from the earth. That was the original creation. Adam had no mother and father, see? So, God is his mother and father. So, ganun din tayo dapat, but because of disobedience, transgression, they partook of the tree, the fruit of the tree of knowledge of good and evil, and sin separated them from God. It was God's permissive will, as we know, because God wanted to be a Savior. So, nais ng Diyos na may tanghal siya ng manunubos, kaya pinahintulutan niya mangyari yun. Or else, ang tao, puno ng pride. Di ba? Kung hindi tayo nahulog, ano, mayayabang ang tao. Di ba? See, I'm self-sufficient, see? But we needed God in our lives. Kinakailangan natin na may Diyos tayo, may Savior tayo, may Healer tayo. Amen. Kaya pinapilan iyon ng ating Panginoon. 1 Corinthians 15:22, for as in Adam, all die. Even so in Christ, we shall all be made alive. Amen. For as by one man's disobedience, many were made sinners. But by the obedience of one, shall many be made righteous. So nakita natin ang contrast, mga kapatid. The first human being fell into sin. The first Adam fell into sin. The second Adam, Jesus, amen, so save us, amen, became our solution, took us back to God, amen, by His own sacrifice and atonement. Okay, tuloy natin, mga kapatid. Sa Old Testament, God gave them the sacrifice of lambs and the Day of Atonement as a feast for people to be forgiven by God. Yearly, the high priest, the Levite, will offer a clean sacrifice to God yearly,
Amen. Subalit, it never annihilated sin. What did Brother Branham said? Back in the time that God sent down the law, Ten Commandments, and was added to show us that these things were sin. Now, that law couldn't take away sin. It only magnified sin. Yung law pala, hindi nakapag-alis ng kasalanan. Lalo lang na pinalaki o minagnify ang kasalanan. And then now, they would offer a sheep or a bullock, something, and kill it, throw the blood out on the altar and so forth, because it was the covering or a substitutionary offering, but it could never take away sin. So, anong ginawa? Sabi ng prophet, because there's not strength enough in an animal's life to atone for a human life. Because greater is the human life than the animal life. And the animal have no soul. So, kaya hindi pwedeng ipangpalit sa atin yung hayop na siyang maging katubusan natin. So, anong nangyari? Makikita natin sa New Testament, sabi rito sa Hebrews 10, chapter 10, verse 4, for it is not possible that the blood of bulls and goats should take away sins. Nilinaw ni Apostle Pablo. I believe it was Paul who wrote the Hebrews book for the Israelites. Amen. Above when he said, sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin, thou wouldst not neither had pleasure therein. Wala nang, amen, amor ang Diyos sa mga handog na ito, which are offered by the law. See, God had neither pleasure anymore in those burnt offering. Then said he, lo, sino to? Jesus, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, what was that? The law. And that he may establish the second, what was the second? Grace dispensation. See, grace and truth came by Jesus Christ. The law came by Moses. By the which will we are sanctified, tayo pinaging banal, through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. See? So, sa paghahandog na katawan ni Jesus sa kamatayan niya, tayo lahat ay pinaging banal, napatawad, once and for all. But this man, sabi ng 12, Jesus Christ, after he had offered one sacrifice for sins forever, hallelujah, sat down on the right hand of God, 14, for by one offering he had perfected forever them that are sanctified. Hallelujah. Amen. Sa isang paghahandog. Amen. Tapos na. Sabi niya nga, it is finished. Di ba? See, what was finished? The sin problem of man has been finished. It has been resolved by Jesus Christ. So, sino mang na kay Kristo, wala nang paghatol pa. There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Hallelujah! Glory to God. Amen! You must be in Christ Jesus. He didn't send to those that are in the church, in the Baptist or Methodist. No religion, no denomination was ever mentioned. It was through Jesus because He is the way, He is the truth, and the life. No man can go back, come to the Father except by Him. So palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. For the sacrifice, for the forgiveness of sin. Amen. Ano pang sabi ng Biblia? Jesus died on the cross taking the punishment that we deserve. Jesus' death provided forgiveness for the sins of the entire world. Sino man ang lalapit kay Kristo, sabi niya, hindi ko tatanggihan. If any man sin, 1 John 2, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous, and He is the propitiation for our sin. Alam niyong propitiation, pampalubag loob sa Tagalog. Amen. Gumaan ang loob ng Diyos sa tao dahil sa Kanyang anak. Amen. Dahil kay Kristo. Not for ours only, but also for the sins of the whole world. So when Jesus rose from the dead, He proclaimed His victory over sin and death. Kaya sabi ni Pablo, di ba? Di ba? Death, where is your sting? Grave, where is your victory? But thank be to God through His Son, Jesus Christ. Amen. Who giveth us victory. Hallelujah. Amen. Victory. Forgiveness.
power, authority binigay ni Lord sa atin to cast out devil, to lay hands on the sick. Amen. To preach the word. Amen. Kaya sabi rito, totoo yung second half ng Romans 6:23. Sa umpisa, for the wages of sin is death, but sa dulo, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Praise God, mga kapatid. Tapos na ang problema ng mundo kung makikilala lang nila ang ating Panginoon sa kanilang buhay. Amen? Subalit, iilan lang, mga kapatid, ang naglilingkod sa ating Panginoon. Iilan lang ang nagiging reality ang bagay nito sa kanilang buhay. See, praise God. Amen. Let's move on. Sabi pa sa Ephesians 1:7, in whom, in Jesus, we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to the riches of His grace. Hallelujah! Hindi pa tayo nagkakasala, pinatawad na niya tayo. The Lamb was slain before the foundation of the world. Amen! Bago ka pa nahulog sa kasalanan, nandun na ang kapatawaran ng Diyos. Amen! Nandun na ang solusyon sa problema. Glory to God! Isaiah 53:5, lagi nating binabasa. But Jesus, He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes, we are healed. We have been healed bodily, healed spiritually, speaking, amen. Jesus paid our debt for us so we could be forgiven. See, kung wala si Jesus, hindi tayo mapapatawad ng Diyos. Amen. No matter what you do, amen. Kahit anong gawin mo, magmumuha ka ng mabuti, mag-offer ka ng katawan mo sa sacrifice. See, hindi kaya, mga kapatid. Only a kinsman redeemer, Jesus Christ, is worthy to be our Savior. So all you have to do now is to sincerely repent of your sin and ask God to forgive you through Jesus, believing that Jesus died to pay for your forgiveness, and you will be forgiven if you ask Him in sincerity, in humility, of whatever problem that you have. So kaya mga kapatid, ang bahid ng kasalanan ay inalis na ng dugo ni Kristo. At sabi ng Biblia, hanggang ngayon, He is still the high priest that can be touched by the feeling of your infirmities. Anumang infirmity, anumang karamdaman, problema, narito pa rin ang Panginoon. In the form of the Holy Spirit, you can touch Him like the woman touched the hem of His garment. At siya'y gumaling, mga kapatid. Amen. So, anong solusyon? Be baptized, repent, and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness or remission of sin. See? So, kailangan may gawin tayo. We have to do something. One is repentance. Secondly, baptism in water. Thirdly, not just baptism, but in the name of Jesus Christ, so that your sins can be remitted. And then you shall receive the gift of the Holy Ghost. See, akala ng mga tao, tumanggap lang sila sa Panginoon, sapat na, no. You have to repent and be baptized. If my people which are called by my name, this is the Old Testament, pinauna na ng Panginoon, kung ang aking bayan at tinatawag sa aking pangalan, what is your name? You're a Christian. Shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, lumayo sa kanilang mga gawang liko, then I will hear from heaven. Mapapakinggan ko sila mula sa langit, and I will forgive their sin and will heal their land. So merong kondisyon ang forgiveness, mga kapatid. Sa tao, amen, hinahanap ni Lord yung humility, hinahanap niya yung prayer, hinahanap niya yung pagtalikod sa kasalanan. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. So now, let us look at some biblical examples of forgiveness. Naalala niyo si Mary Magdalene. What was the sin of Mary Magdalene? Adultery. See? Thou shalt not commit adultery. And she was found, according to John 8:3 to 11, and the scribes and Pharisees, mga religyoso pang taong nakahuli sa kanya,
brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, they said unto him, Master, this woman was taken in adultery. In the very act, sa akto, nahuli, mga kapatid. May kasamang lalaki. So anong sabi rito? Now Moses in the law commanded us that such should be stoned to death. Sa lumang tipan, pag nahuli kang adultery, babatuin ka hanggang mamatay. Kaya sabi nila, ano ang say mo? What thou sayest? Si hinuhuli nila, bibitagin nila si Lord. Si akala nila, mabibitag nila si Lord. They said, tempting him that they might accuse him. But Jesus stooped down with his finger wrote on the ground as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Sino mang walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato sa kanya. May bumato ba, mga kapatid? Walang. Wala na isang bumato. They realize they have sins as well. So anong lesson dito sa atin, mga kapatid? Huwag tayong magbatuhan. Amen. Na ito, makasalanan si sister, ganitong kasalanan niyan si brother. See, ikaw ba wala? See? Ang walang kasalanan siyang unang bumato. Mag-isip-isip kayo, mga kapatid. See, ang adultery ngayon, hindi na lang physical adultery. Merong spiritual adultery. Tumingin ka lang ng may pagnanasa sa isang babae ng malaswa. Nag-commit ka na ng adultery. See, how many are guilty of pornography today? Kahit mga denomination, see? That's adultery. Kaya, see, kailangan lang nating magsisi. Anong sabi dito ng Panginoon? Adultery. When Jesus lifted up himself, he saw none but the woman. And he said unto her, Woman, where are those thine accuser? Nasaan na yung mga nag-aakusa sa iyo? Hath no man condemned thee? Sabi ni Lord. Sabi niya, she said, No man, Lord. Wala ni isa man. And Jesus said unto her, Anong sinabi ni Lord? Neither do I condemn thee, go and sin no more. Yun lang pala mga kapatid, go and sin no more. You will not be condemned if you will make things right in your life. The worst adultery is spiritual adultery. You partake of creeds, dogma, tradition. Hindi yan, amen, pureness in the Word of God. Kailangan dito lang tayo. So when you become a member of a denomination that is not teaching according to the Word, you are an adulterous believer according to the sight of God. So kaya mga kapatid, may forgiveness pang adultery. Amen. Dahil lahat ng kasalanan may kapatawaran except for one. There's only one unpardonable sin, that's blasphemy. Mamaya, pag-usapan natin lang. Sino pa mga kapatid? The thief on the cross. What was the case of the thief? Ayun, thief mismo. Magnanakaw. So, pag nanakaw, thou shalt not steal. Na-break niya yung commandment na huwag kang magnanakaw. Anong nangyari sa cross, mga kapatid? Napatawad ba? Yes. Dahil nagpakumbaba siya. See, he humbled himself. Let's read the verses. 39, Luke 23. And one of the malefactors, alam nyo, the word malefactors mean criminal, which were hanged, railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. So yung isang magnanakaw, hinamon si Lord, kung ikaw ang Kristo, ba't di mo iligtas ang sarili mo? Pati kami iligtas mo. See? He was challenging the Lord. But the other, ito yung mabait na isa, answering, rebuke him, saying, Dost thou now fear? Dost not thou fear? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? We indeed justly, tayo karapat dapat, sabi niya, na maparusahan. For we receive the due reward of our deeds. But this man, Jesus, hath done nothing amiss. Ang taong ito, pinagtanggol niya si Jesus. See? Sabi niya, itong taong ito, walang ginawang masama. Tayong dalawa, karapat dapat lang na ipako dito kasi makasalanan tayo. Ano pang sabi niya? And he said unto Jesus, Lord, Amen, napakaganda nito, Remember me
when thou comest into thy kingdom. Alalahanin mo ko, Lord, pagdating mo sa iyong kaharian. Anong sagot ni Jesus? What was his answer? Jesus said unto him, verily I say unto thee, amen, today thou shalt be with me in paradise. Woo! Praise the Lord. Amen. Glory to God. So what do we see here? What is the lesson here? Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Amen. Manindigan tayo sa kanyang salita. And you will believe, or you will be forgiven of your sin. Amen? So adultery, stealing, theft, ito pa, lying, denying Jesus 3 times. Sino yon? Si Apostle Pedro. Amen? He denied Jesus Christ 3 times before the cock crowed. But Jesus knew already. Alam na ni Jesus na mangyayari. Saan mababasa? Luke 22:31. Sabi rito, hanggang, basahin natin hanggang 34. And the Lord said, ito, bago pa si Jesus na crucify, Simon, Simon, behold, Satan had desired to have you that he may sift you as a wheat. But I have prayed for thee. Ipinalangin na kita. Ibig sabihin, amen. Yung gagawin mo, pinatawad na kita. That thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Jesus knew that Peter wasn't converted yet. When was Peter converted? On the day of Pentecost. When the baptism of the Holy Ghost came. So kapag wala ka pang Holy Spirit, hindi ka pa converted. Kaya alam, di ba? He even chopped the ear of the one of the soldiers. So kaya sabi ni Lord, amen, I have already prayed for thee, Peter, that thy faith fail not. Ano sabi ni Pedro? And he said unto him, Lord, I'm ready. Ang lakas ng loob. I'm ready to go with you, both in prison and to death. Kahit sa kulungan, kahit sa kamatayan, ready ako, Lord, sasamahan kita. pero alam natin na nangyari, di ba? He denied the Lord 3 times. And Jesus said, sinasabi ko sa iyo, Pedro, bago pa tumilaok ang manok, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt thrice deny that thou knowest me. Amen. Alam na ni Lord. God knows. Jesus knows. Yung lahat ng ginagawa natin, alam na ni Lord yun. Pero importante, lumapit tayo sa Panginoon. Amen. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Amen. Dahil kilala niya tayo, may binhi tayo. Once the quickening power of God. Amen. Sabi roon, if the Spirit that is in Christ dwelleth in you, He will quicken your mortal bodies. Amen. Tayo ay lalapit sa Panginoon at magsisisi. And we know that the keys to the kingdom was given to Peter. Di ba? Sa kanya pa binigay yung susi ng Panginoon. Saan? Sa lahat ng bagay. Sabi roon, whosoever sins you remit on earth, it shall be remitted in heaven. Amen. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you lose on earth shall be loose in heaven. So grabe mga kapatid, wala talagang taong perpekto. Amen. Sino pa? Apostle Paul. The case of Christian persecution. Pinersecute niya yung mga Kristiyano. He was previously Saul, one of the Pharisees. Inamin niya to sa Philippians 3:6-8. Concerning zeal, sabi niya, he was zealous, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Ganun siya. Siya ay loyal sa 10 commandments. Kaya sabi roon, thou shall not commit idolatry. Thou shall have no gods, other gods before me. So when they thought that Jesus was God, Paul was fighting for the 2nd commandment. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos para sa akin, liban sa akin. So he thought that he was serving God. See? Subalit sabi niya, but what things were gained to me, yung mga pakinabang na bagay na yun sa akin, those I counted loss for Christ. Itinuring ko na yon na kalugian para kay Kristo. Yea, doubtless, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ, Jesus my Lord. Tinapon niya lahat ng kanyang pinag-aralan
For whom I have suffered the loss of all things that do count them but dung that I may win Christ. Ayan, mga kapatid. So lahat, baliwala na. Amen. Dumating sa kanya, yung kanyang pinag-aralan, yung kanyang posisyon, si baliwala na yon. Dahil ang mahalaga, to know Christ in the power of His resurrection. Amen. Sabi pa nga niya, I did not come to you with enticing words of man's wisdom. Amen. But with the power and demonstration of the Holy Ghost. Amen. That your faith may not rest in men, but rest in God. See, hindi dapat sa tao mapunta ang inyong pananampalataya, kundi doon sa Diyos, kay Kristo lamang, mga kapatid. Amen. Glory to God. Kaya walang pastor na magaling kaysa kapwa pastor niya. Hindi to kompetisyon, mga kapatid. Si Jesus ang tinataas natin dito. Hindi grupuhan, hindi paramihan. Si Jesus sa bawat buhay ang malantad. See, yan ang sabi ni Paul, di ba? See, I came not for anything, sabi niya, save for Christ, na makilala si Kristo sa buhay ng mga tao. Yan ang dala natin when we do mission work, when we go to our crusades. See, wala tayong pinapakilalang grupo o tao. Si Jesus lamang na ating tagapagligtas, mga kapatid. Ngayon, naiiba na. Pag grupo-grupo na, pag wala ka sa grupo nila, hindi ka totoo, sisiraan ka, iismulin ka, mamalaitin ka. So, hindi uso yan noon. Di ba? Individual, mga kapatid, ang relasyon sa Panginoon. Individual. See, affair with God. Now, let's look at Zacchaeus. What was the case of Zacchaeus? Zacchaeus was a tax collector. And I believe he extorted money from the people. The book of Luke describes how Zacchaeus, like other tax collectors, working for the Roman Empire. See, siya ay naglingkod sa mga Romano. He was seen as a sinful figure of ill repute. Self-enriching, pinagyaman niya yung sarili niya. Corrupt and traitorous to the Jewish community. So ang tingin sa kanya ng mga Hudyo, traitor. See? Bakit? Dahil isa siyang tax collector. See, yung kaaway ng mga Israelitang Romano na kumubkob sa kanila, nagpahirap, doon siya naglilingkod, doon nagtatrabaho. Tingnan natin ang nangyari, mga kapatid. Luke 19:4 hanggang 9. We know that when Jesus was going to pass by, Zacchaeus was a small man. Hindi niya makita si Jesus, kaya he went to climb up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. He has heard about Jesus. Brother Branham explained to us that his wife Elizabeth was a believer, and he was curious, who is this Jesus that's so popular? I want to meet him. I want to show him who am I. Siguro gusto niyang i-confront si Jesus. Dahil yung kanyang asawa ay laging nandun nakasunod sa ating Panginoon. Pero anong nangyari? Nung mapadana si Lord doon mismo sa pinaka-tapat ng punong yon, when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste. Magmadali ka, Zacchaeus. And come down, bumaba ka. For today, I must abide at thy house. May appointment na pala, mga kapatid. Amen. Jesus' appointment was to meet Zacchaeus himself. See? And what did Zacchaeus do? And he made haste and came down and received him joyfully. Ayan. Masaya si Zacchaeus na tinanggap ang ating Panginoon. Praise God, siguro. Uy, papasok sa bahay ko, tinitingnan siya ng mga tao. Doon papasok si Jesus sa kanyang tahanan. And when they saw it, sabi ng mga tao, they all murmured, saying, he was gone to be guest with a man that is a sinner. See, hindi niya kilala. Tax collector na yan, masamang tao yan, sabi ng mga tao doon. See, pero baliwala yung kay Lord dahil alam ko may binhi si Zacchaeus. Gaano ka man kasama, kapag may binhi ka, ang Diyos may appointment sa'yo. Amen. Jesus will come to you. Sabi nga niya, I stand outside. Amen. The door. I knock.
Sabi niya, if any man who opens the door, I will sup in with him and he with me. Ano pang sabi rito? And Zacchaeus stood and said unto the Lord, behold, Lord. Sa sobrang tuwa niya, I believe na nakadama siya ng presensya. Nadama niya yung kapatawaran at pag-ibig ng Diyos. Amen. He felt the love and mercy of God. Anong sabi niya? Lord, the half of my goods I give to the poor. Kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko na sa mahihirap. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Kung meron man akong, sabi niya, nadaya o nalamangan na tao, apat na beses na aking dodoblehin na ibabalik sa kanya yung aking nakuha. So, praise God. Anong nangyayari? Jesus said to him, this day salvation is come to this house for so much as he is also a son of Abraham. For the Son of Man is come to seek and save that which was lost. So, kung tayo man ay kagaya ni Zacchaeus, amen, gumawa tayo ng paraan na yung mga bagay na yan, kung meron man kayong pera na hindi inyo, na nagamit nyo, ibalik nyo sa mahihirap. Bigay nyo sa charity. So, God is giving us, amen, an example here of Zacchaeus. He was wanting to make right his wrongs. And God made him, amen, gave him a chance. So, sabi nga, habang buhay, may pag-asa na maituwid ang mga mali. Amen? What else? Jacob. Okay, balik tayo sa Old Testament. Who was Jacob? Jacob was a deceiver. He deceived his father Isaac, pretended to be Esau, and coveting the birthright from Esau, and taking properties from Laban, his father-in-law. Tingnan natin, Genesis 27:19. And Jacob said unto his father, I am Esau, thy firstborn. See, di ba pagsisinungaling yan, mga kapatid? Sabi niya, ako si Esau, kasi tinulungan pa siya ng nanay niya eh. His mother was accomplice to his deception, di ba? His mother put some hairy thing on his body, pati yung damit, para pag naamoy ni Father Isaac, ibibless siya. I have done according as thou badest me. Arise, I pray thee, sit and eat my venison that thy soul may bless me. So, inagaw, sa madaling sabi, ni Jacob yung pagkapanganay ni Esau. Dahil alam natin, ang birthright, doon nakasalalay sa kanya lahat o siya ang tagapagmana ng lahat pag nasa iyo ang pagkapanganay. So, maging ang papa ni Rachel at ni Leah, amen, anong ginawa? Sinamsam ni Jacob lahat ng mga kahayupan doon, yung mga animals. No? So, sabi rito, nung mga kapatid ni Rachel at ni Leah, and he heard, Genesis 31:1, and he heard the words of Laban's son, saying, Jacob had taken away all that was our father's. Grabe. Delikado talaga, mga kapatid. Jacob is Israel, as we know. Kaya yung mga Hudyo, magagaling sa negosyo yan eh. See? Hindi mo pwedeng talunin yan eh. Sa negosyo. And of that which was our father's, had he gotten all this glory? So, malinaw mga kapatid, na sinamsam ni Jacob lahat ng yun. Subalit, alam natin na there was a time that Jacob feared, amen, the recompense of his brother. Alam niya ang gagantihan siya ni Esau. And Esau, sabi rito, ay nagbuo si Esau ng mga kawal para lusubin si Jacob. And so Jacob pray, deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau. See, he was reaping what he saw. For I fear him, lest he will come and smite me and the mother with the children. So, paano nagbago si Esau? We know that he wrestled with an angel. Amen. Kinatagpo siya. May appointment din ng Panginoon sa kanya. Amen. Sa Genesis 32:24, verse 25, pababa, and Jacob was left alone, and there wrestled a man. We know,
in the form of a man, this angel was, and wrestled with a man until the breaking of day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh. Hinawakan ng angel yung kanyang hita, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, and he wrestled with him. 26, and he said, let me go, for the day breaketh. So hindi makawala yung anghel, talagang hawak-hawak ni Jacob. And he said, Jacob said, I will not let you go except thou bless me. Maliban na i-bless mo ako, maliban na bigyan mo ako ng kalakasan, bigyan mo ako ng pag-asa, lahat. Kasi nga, nandun na yung kapatid niya, hinahunting siya. And he said unto him, what is thy name? Sabi ng angel, what is thy name? He said, Jacob. Jacob means a deceiver. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed. We know in Romans chapter 9, God said, Jacob I have loved, Esau I have hated, before the children were born. So kaya ginampanan lang ni Esau yung prophecy sa kanya, mga kapatid. Because he was going to be blessed kahit hindi siya ang panganay, but he loved the birthright. Amen. So kaya yun ang napaka-importante sa atin. What is the birthright? Yung ating new birth, yung ating baptism of the Holy Spirit, mas mahalaga yan sa atin kaysa sa anumang bagay. Trabaho, eskwela, karir. See, what is the birthright? Amen. The baptism of the Holy Ghost in your soul. Amen. Kaya makikita natin, mga kapatid, Jacob prevailed and he asked forgiveness from his brother. Amen. Kaya, kung babasahin nyo yan, pababa, basahin nyo lang Genesis 32-33, nagkabati sila at natuwa si Esau na marami na siyang mga apo at mga, kumbaga, as a family, amen, they live happily ever after, mga kapatid. So, ayun ang conclusion doon. So, if God, sabi nga, in everything, thank God, because all things work together for good to them that love the Lord. Dumaan ka man sa mga masasamang gawain, pero sa bandang huli, God will make a way. Na ikaw ay maninikluhod, hihingi ng tawad sa Diyos, at ikaw ay kanyang patatawarin. Glory to God. Amen? So, ano lang ang hindi pwedeng patawarin ng Diyos? There's only one sin that's unpardonable, and that is blasphemy of the Holy Ghost. Sinabi ni Jesus, whosoever shall speak against a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. They called Jesus Beelzebub, they'll call him different names, but sabi nila, you call me that, I will forgive you. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. Kailan ito, mga kapatid? In our day, we are in the Holy Ghost age. The Holy Ghost in you. The Holy Ghost in the fivefold ministry. If you speak against the ministry, the miracles, the movement, or not the movement, but the miracles, wonders, and healing na nagaganap through the fivefold ministers, the church, the bride of Christ, anything against that, say that is of the devil, amen, wala nang kapatawaran po yan. See, kaya mag-ingat po tayo. Kung wala tayong masabing mabuti sa mensahe, sa pillar of fire, sa cloud, huwag na kayong magsalita. Kasi delikado, mga kapatid. See, kaya hindi natin pinipilit yung ating mga kamag-anak. Di ba? Yung ating mga relatives na ito, tanggapin nyo ito. Baka makapagsalita sila ng masama. Sa picture ng prophet, sa picture ng Hoffman or ng ministry. See, kaya mag-ingat tayo, mga kapatid, kasi ito ang bagay na wala ng kapatawaran, at pag ikaw ay nasumpungan sa ganitong kalalagayan, amen, that's the mark of the beast. Amen. Natatakan ka na ng Diablo. Amen. Kapag ikaw ay lumayo at sumalungat sa gawain ng Panginoon. Alright? So now, let's move on to the human perspective. Tapos na tayo sa divine perspective. Natanggap natin ang kapatawaran ng Diyos, nagsisi tayo. Sa mga tao naman, how do we deal with things that confronts us? Mga bagay na
pananakit, paninira sa atin. Anong sabi ni Jesus dito? God forgives us, or rather, God forgives us on the condition of sincerity and if we can forgive others also. Tingnan nyo sa Matthew 6:14. Sabi ni Lord, if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive you your trespasses. So may condition ng Panginoon, kung paanong pinatawad ko kayo, matuto rin kayo magpatawad ng inyong kapwa. Kung ako nga, Diyos, na kayo mga makasalanan, pinatawad ko, how much more yung tao na kapwa mo hindi mo mapatawad? See? Kaya makikita natin mga kapatid, ano pang sabi ng Biblia? Mark 11:25, when you stand praying, kapag kayo nananalangin pala, magpatawad kayo. Forgive if you have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you of your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. So napaka sarap ang feeling kapag wala kang kagalit, wala kang, di ba, grudges, wala kang bitterness. Di ba, yung ibang tao galit sa iyo, basta tayo hindi galit sa kanila. Amen. Kaya nating patawarin sila. Di ba? So, yun ang sinasabi ni Jesus dito. Matthew 18, 21-22. Then came Peter to him. Lumapit si Pedro. Sabi, Lord, how oft, ilang beses ko ba patatawarin ang kapatid ko pag nagkasala sa akin? How oft shall my brother sins against me and I forgive him? Till 7 times? 7 times ba, Lord? Sabi ni Lord, no. Jesus said, I say not unto thee, until 7 times, but until 70 times 7. Oh, sino magaling sa math dito? 70 times 7, ilan yon? 490 times. Grabe. Mayroon na bang naka 491 dito? Wala pa naman siguro, no? Pero yung iba, nagsasawa na magpatawad eh. Di ba? See, kailangan natin mga kapatid, sabi ni Lord, that's the words of Jesus. 70 times 7. So kung hindi mo ko kayang patawarin si pastor o yung asawa mo, kapatid mo, see, siguraduhin mo umabot ka sa 490. Dahil kung hindi ka pa umabot, amen, hindi papasaki Lord yan. Amen. So kaya mga kapatid, ibig sabihin lamang nito, magkaroon tayo ng patience sa isa't isa. Magkaroon tayo ng pangunawa, pangpahinuhod, pagpapahinuhod rather. Amen? Ito pa, sabi rito sa Luke 7:3, take heed to yourselves. If thy brother trespass thee, rebuke him, and if he repent, forgive him. Ayan. Pag humingi ng tawad, patawarin mo. Paano, pastor, kung hindi humingi ng tawad? Ipag-pray mo pa rin. Di ba? Kasi may mga tao talagang ayaw humingi ng tawad, pero kailangan patawarin mo pa rin. See? Kasi ikaw rin ang lugi. Ikaw lang ang mabibigatan. See? Pagka hindi ka nagpatawad. For the sake of your own peace. Amen. Para na lang sa sarili mo. Kasi worry can cause cancer. Sabi ni Brother Branham. Pag ikaw ay nag-worry, hatred, anger can cause cancer. So, for the sake of your own peace. Amen. Forgive. Colossians 3:12. 13. Put on therefore, pag sinabing put on, isuot nyo ang alin? Bilang mga pinili ng Diyos as the elect of God, holy, beloved, bowels of mercy, mga kahabagan, kindness, kabutihang loob, humbleness of mind, kababaang isip, meekness, long-suffering. Ayan. Hindi lang suffering, long-suffering. Amen. Forbearing one another and forgiving one another. Ayan. Kaya ba natin yan, mga kapatid? Amen. Forgiving one another. If any man have a quarrel against any, against his wife, against his brother, against his mother or father, even as Christ forgave you, so also do ye. Kung papanong tayo pinatawad ni Kristo, magpatawad din tayo. Kaya I believe a true Christian doesn't harbor bitterness. See, hindi yung pag nakita mo si brother, nag-iiba naman ang mood mo. Di ba? Kasi naalala mo yung ginawa niya sa iyo noon.
Matuto tayong forgive and forget. Kasi ang Diyos, kaya niya yun eh. Jesus has thrown our sins in the sea of God's forgetfulness. So ang tao kasi, di ba, marupok. Marunong tayong magpatawad, pero hindi tayo marunong lumimot. Di ba? So kaya, sana mga kapatid, ano, matuto rin tayong lumimot. Huwag na lang silang makaulit pa. Ano? So, hindi naman sa, di ba, na lagi na lang ganito, ganyan. Sabi ng Bible, be harmless as a dove, but be wise as a serpent. Amen. Huwag ka nang makipamatok sa mga di mananampalataya. Okay, now, reconciliation is necessary. Matatapos na tayo. Ito yung Matthew 5:23-24. Kung kayo raw ay maghahandog ng anuman gift, kayo man ay maghahandog ng kanta, maghahandog kayo ng anuman, ng inyong patutuo. Kung maalala niyo daw na mayroong kayong kagalit o galit sa iyo, puntahan niyo muna, iwanan niyo muna yung gift mo. Huwag ka muna kumanta, makipagbati ka muna. See, be reconciled. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there remembers that thy brother or sister hath owed something against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way first, be reconciled to thy brother, and then come back, come and offer thy gift. So, mga paalala ito sa atin, mga kapatid, that when we come to church, be sure na wala kang tampo o galit kay kanino man, di ba? So, sabi ko nga madalas, di ba, nakikita ka kumakanta rito, mayroon palang kagalit, si brother, pakanta-kanta pa naman yan, di ba? Galit naman sa akin, di ba? So, makikita natin, pangit yung feedback, mga kapatid, di ba? See? Kaya, mas maganda na wala tayong kasamaang loob. Lahat, batiin mo, amen. Lahat, kung may sa tingin mo, sister, may nagawa ba ako sa'yo? Nakita mo hindi ka nga pinapansin ni brother or ni sister, lapitan mo. Sis, bro, ano ba ang nagawa ko? Pasensya ka na, ha? Humingi ako ng tawad. Ganon ka agad, di ba? So, kaya, praise God, we must have a discernment sa ating buhay. So, finally, mga kapatid, anong sabi rito sa Ephesians 4:31? Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you. Ayan, alisin natin ang kapaitan, ang galit o puot, at ang mga clamor o mga planong masama and slander, paninirang puri, alisin niyo yun sa inyo. With all malice, pati mga malisya, and be kind to one another. Naintindihan ba natin yan? Maging mabait kayo sa isa't isa. Tender-hearted. Hindi yung matampuhin, mabilis, mainis, magalit. Si tender-hearted. Forgiving one another as God in Christ forgave you. So, ito yung mga paalala sa atin, mga kapatid. Na minsan, nakakalimot tayo, di ba? Sige, kala natin nakakatuwa. Natutuwa ang Diyos sa atin, pero and when we harbor all these things in our heart, amen, hindi malaya ang pagpupuri. Hindi tayo makakapagbigay lugod sa Panginoon when there's something na hindi pa natin nahingi ng kapatawaran. So, sabi ng prophet, see, or sabi ni Lord, when you want to pray, enter into your closet. See, kung nagkamali ka sa asawa mo, humingi ka ng tawad sa asawa mo. Hindi yung sa Diyos, kahihingi lang ng tawad, pero sa asawa mo hindi, di ba? Sabi ng prophet, kung sino yung nakagalit mo, doon ka pumunta. Kaya, praise God, una ang Diyos, sunod ang tao. Kaya, huwag nating kalimutan, forgiveness is essential to Christianity. Amen. Amen. Kaya mo ba magpatawad, kapatid? Amen. Sa ngayon pa lang, amen. Paglabas mo sa church na yan, amen. Patawarin mo na lahat ng mga nakagawa ng mali sa iyo. Malay mo, mag-rapture na. Paglabas natin mamaya. See? Tapos, dahil sa mabigat, hindi ka ma-rapture, may kabigatan ka eh. See? Praise God. Kaya kailangan natin, mga kapatid. Amen. Peace of mind. And clear, amen, heart, pure heart, upang tayo ay makalugod sa Diyos. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Hallelujah. Let us call on our musicians, awitin natin itong pinalaya na tayo ni Jesus. Since Jesus has set me free, I'm happy as heart can be.
No longer I bear the burden of care. His yoke is so sweet to me. My soul was as black as night, but darkness has taken flight. And now I shout the victory, for Jesus has set me free. Amen. Do you believe that, mga kapatid, na tayo'y pinalaya na ng Panginoon? Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Amen. At patuloy tayo, mga kapatid, na lumakad sa kanyang liwanag. If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Since Jesus has set me free, I'm happy as heart can be. No longer I bear the burden of care. His yoke is so sweet to me. My soul was as black as night, but darkness has taken flight. Now I shout the victory, for Jesus has